dahil ang hirap aminin na may mga reductions, may mga editings, kasi natatakot tayo dahil minsan ang definition natin ng God's word ay dapat walang mga nabago. Eh meron nga, the Bible itself doesn't shy away from explaining it to us kasi hindi siya imperfection. It's actually a feature, a defining feature of the Bible kung paano siya nabuo. So, welcome back sa ating equipping sessions, reading and understanding the Bible. Actually, ang pinaka-subject talaga natin is about yung maintindihan natin kung ano muna yung Biblia, no? Bago natin siya talagang mababasa at mauunawaan. Ano muna yung Biblia, no? We should understand something first bago natin siya talaga magagamit, ano? So, initial questions lang. How do you think the Old Testament was formed? Sa tingin nyo, hindi nyo makailang sagutin. Pwede nyo siyang i-chat kung gusto nyo. Ano? How do you think the Old Testament was formed? Sa tingin nyo ba, ang Old Testament ay, kumbaga, nung sinulat siya ni Moses, ang Genesis, ang first five books of the Bible, nung sinulat niya ba itong lahat sa isang upuan lang? Or kahit nag-sabbatical leave siya, nag-leave siya ng isang buwan. Wala na yata ang sabbatical leave kasi mula nung calling ni Moses, parang diretsong bakbakan na agad sa Egypt, di ba? Tapos ang ending doon is nandun na siya sa desierto hanggang sa kamatayan niya, di ba? O sa wilderness. So, do you think nagkaroon pa ng time si Moses na magsabi sa kanyang mga kasamahan, sa mga elders ng Israel, pwede ba bigyan niyo ako ng isang buwan ng writing leave, no? Magsusulat muna ako ng Genesis to Deuteronomy, ano? Tapos susulat niya ng kumpleto and then print, kumbaga kinumpile niya lahat ng writings niya, five books, tapos ang ginawa na lang ng mga sumunod sa kanya is parang kukopyahin na lang letter per letter kung anong ginawa, kung anong sinulat ni Moses, ano? Kung paano niya sinulat yung Genesis to Deuteronomy, word for word, pre-preserved ng mga kasunod si Joshua, no? Tapos, mga sunod kay Joshua. And then, yung ibang mga nagsulat, hindi nila kailang, kumbaga parang, kung paano sinulat ni Moses word for word, yun ang nasa Bible mo ngayon. Obviously, hindi, di ba? Kasi may translations na nga eh. Pero even yung, sabihin natin yung Hebrew manuscript na pinaka-latest, no? Na genuine na manuscript, yun ba yung actual na pagkakasulat ni Moses? No? And then, ganun din ba yung mga prophets? Ganun din ba yung Psalms? No? How do you think the Old Testament was formed? Is it the same content? The same formatting? The same arrangement, kung paano siya sinulat ni Moses, kung paano sinulat ni Isaiah or ni Jeremiah, kanyang prophecy or ang kanyang book, ang kanilang mga scrolls, ganun, the same arrangement pa rin ba ang nakarating sa atin? So, what do you think? Ano? So, bago tayo magpatuloy sa ating lesson, sa ating core idea for tonight, balikan lang natin saglit ang ating objective and then quick review lang din sa nakaraan na session. So ang goal nga natin po dito sa ating study na to, sa ating topic series of sessions is that we aim to appreciate the Bible for what it really is in order to experience the blessings it really gives. Ano? Gusto nating maunawaan, maintindihan kung ano talaga yung Biblia, what it is, ano? Writings, literature, ano ba siya, in order to experience. No? Kailangan maintindihan natin siya para mas talagang maranasan natin siya, tas kung ano man mga pangako, mga blessings, mga benefits na meron dito, talagang
mas mauunawaan natin siya. For the same way na parang para mas maintindi, mas magamit mo talaga yung cellphone mo, you have to understand what it really is to experience the benefits or features na meron cellphone mo. Mga tao ngayon, bilin ng mga mamahaling cellphone, hindi naman inaintindihan kung paano gamitin yung special features nito. Ano? Bilin ng, ah, gusto kong bilhin yung pinaka-latest ng Xiaomi o pinaka-latest ng iPhone, ano? Pero hindi naman nila, at sasabihin na kasi ang ganda ng camera tapos mag-auto lang pala ano ang settings ng camera. So parang pati pa binili yung mamahaling ganyan kung hindi mo naman naintindihan yung features ng napakagandang camera na meron cellphone mo. Mag-automatic ka na diba? Hindi mo naman pala siya gagamitin yung features for what they really are. Ano? So the same way na ganoon ng Bible, maintindihan natin yung features niya, yung nature niya. So to begin appreciating the Bible for what we really is, what it really is, we need to understand how it came to be, no? Yung pagkakabuo sa kanya, formation, what its nature is, no? Yung features niya, ano ba siya, literature ba siya, diverse literature, collection of literature, ano ba siya, luma na ba siya, ano? So, mga ganong features. And how it is supposed to work, ano? Yung function. Siyempre, yung mga authors, meron silang intentions of why they wrote, no? Bakit sinulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere? Bakit sinulat ni, C.S. Lewis ang Narnia? Bakit sinulat ng mga lawyers ang mga bills na pinopropose nila o yung mga congressmen? So there are function, there are purposes kung bakit sinusulat ang mga bagay-bagay. So we're going to explore core ideas, yun yung inaaral natin, that will guide us in our journey of understanding the Bible. So again, may mga disclaimers that hindi ko na ipapaliwanag, babasahin ko na these core ideas are not invented using modern philosophies. Rather, they are shaped by studying the underlying philosophies of the Bible. Yung innate niyang mga kung ano talaga siya. No? So, hindi siya pinair sa papunta dun sa Biblia. Inintindi natin kung ano ang Biblia. Then, these core ideas are not supposed to force the Bible to make sense to us modern readers. No, it's as if mapupwersa mo ang isang sulat ng isang dalagang Pilipina noong panahon ng revolusyon. May sulat siya, romantic letter siya papunta sa kanyang isang sundalo, revolutionaryong boyfriend. Ano? To make sense to us right now in a way na intindihin natin siya right now. No? So, kailangan natin i-adapt yung lens, yung worldview na ginamit niya. So, rather, they're supposed to naturally let the Bible speak for itself. These core ideas are not novel ideas or hindi sila mga bago, hindi sila mga invented. Rather, they are deduced from layers of original settings. No? Kinuha talaga siya mula sa context niya of the Bible and then developed by centuries of studies, biblical studies, and millenniums of biblical history around 2,000 years, 2 to 3,000 years of biblical writings. Then lastly, these core ideas are part of what the scholars call biblical exegesis, no? Pakatandaan nyo lagi yung word na yan. May encounter nyo yan palagi. Exegesis, no? Yan yung ideal na pag-aaral ng Biblia. Ex means out of, no? Exe, out of, no? Out of dun sa text, no? So, exegesis meaning, intindihin mo yung isang sulat base sa kung ano talaga siya. Hindi mo ipipwersa yung kung anong gusto mong maintindihan, gusto mong meaning doon sa binasa mo. So pag binasa mo na paparahin ko yung jeep na yan, ang nakasulat sa jeep ay Tukubaw. Pupersahin ko na pupunta siya ng Pasay. So ang tawag naman sa method na yun is eisegesis, no? Eisegesis, ipupersa mo yung gusto mong maintindihan doon sa nakasulat instead of exegesis, no? Kung ano talaga ang dapat, syempre. Mas faithful yun sa kung anong gustong sabihin ni God sa atin sa Biblia, hindi yung kung anong gusto nating meaning ng Biblia. So ang meaning ng exegesis, sabi ni Michael Gorman, the careful historical, literary and theological analysis of a text or investigation of a text. So take note of that word palagi.
And then, before tayo nag-start last time, so ito yung mga iniiwasan sana natin na mga paradigm. Kasi yung core ideas na pinag-uusapan natin, yun yung tumutulong sa atin, nag-i-inform sa puso't isipan natin kung paano natin babasahin, iintindihin yung Biblia. So there are core ideas or paradigms, worldview, pagkakaintindi sa Biblia, common but unhelpful paradigms for studying the Bible. And nga yung the Bible is a theology dictionary na parang gusto kong maintindihan about faith, tas hugot ka lang ng hugot somewhere, faith hinugot mo sa Hebrews, faith hinugot mo sa John, faith hugutin mula sa Psalms, tas sasabihin mo ito yung ibig sabihin ng faith, no? Ginawa mong dictionary, theological dictionary ang Biblia. It can be done, no? Pwede magawa yun, no? Pero sobrang ingat dapat. Kaya lang hindi nga ganun ang purpose ng Biblia. Pangalawa, the Bible as a moral handbook, ano? Na para bang pipilitin mo yung Biblia na magsalta palagi tungkol sa lahat ng issues sa buhay. Ano? Na para bang ano ang moral instruction ng Bible tungkol sa aking pag-aaral? Of course, you can find that. Ano? You can find that. Ano moral instruction ng Biblia sa akin pag nag-uumpisa ako ng business? Ano? O kaya sa paikitungo ko sa aking mga empleyado? Of course, the Bible teaches things about those things. Ano? It teaches something about those things. Pero that's not what the Bible really is, ano? Kasi pag ginawa mong ganun, kailangan pag may binasa ka, may makukuha ka agad na, ano? Nasa every part of the Bible. I think I have to disagree with that kasi how can you really understand that kind of paradigm pag binasa mo yung Numbers o kaya yung Chronicles na puro listahan ng mga pangalan, ano? There's nothing directly from it na papunta sa iyo. Walang kailangan kinalaman dun. So, you have to understand what it really is saying bago pa makarating ito, ang relevance nito sa'yo. There's nothing really relevant about some names, no? Na mababasa mo sa Bible. So, please do not treat the Bible that way kasi ma-frustrate ka lang and in the end, aayawan mo lang ang pagbabasa ng Bible. If you want the Bible to speak to you personally every time mabubuksan ka sa Bible. So, it's not a moral handbook na related din sa the Bible as a devotional grab bag, na parang you always have to feel good kapag may binabasa ka, magbubukas ka sa Psalms. Yes, it feels good kasi Psalms yun eh, di ba? Pero pag nagbukas ka ng Leviticus, puro mga laws na pagpatay, pagkatay ng mga kambing. No? So, does that make you feel good? Does that, parang pag binasa mo ba yung Leviticus sa Monday morning, magkakaroon ka ba ng motivation sa work, sa buong week? No, I don't think that would help you have a motivation, ano? Kung babasahin mo yung, kung gaganon, kung isipin mo na gano'n, parang, gusto ko magkaroon ng motivation to really work hard this week, no? Babasahin ko yung Revelation. Tama pala, meron pala yun. Huwag Revelation, maganda eh. Tama pala yung example. Babasahin ko ang Chronicles. Babasahin ko si Job. Si Job. Parang good luck sa motivation, ano, from Job, ano, kung babasahin mo yun. So, I think, or Ecclesiastes, ano, I think hindi ganun ang Biblia. The Bible is not a devotional grab bag. So, pag intindi mo yung pinaka-common sa kanilang tatlo is about it, we're treating them as the Bible as a reference book mentality. Na kapag may kailangan tayo, no, kukunin natin randomly from kung saan-saang parts ng Bible. No. So, while the Bible does address human needs and shape our conceptions of reality, pero kung babasahin natin siya na parang reference book, na parang listahan ng mga medisina, no? Kung anong iinumin mo sa dry cough, ano, or sa headache, ano, or sa symptoms ng COVID. Yung sinabi ko last time, yung parang yung book na meron lagi ang mga medical professionals like si Auntie Lorna, listahan ng mga gamot, ano, updated, no? We miss out on the story it's telling kasi the Bible has something to say in a grand way, you know, and somehow medyo related ito sa sabihin natin mamaya, sa pag-usapan natin mamaya. So again, ang material na ginagamit ko is from the Bible Project. At hindi ito invento ng Bible Project, bagkus sinummarize nila karamihan ng mga principles
in studying the Bible, and I find them very helpful. You know, of course, there's a lot of books to be read about understanding the Bible, pero I like yung approach ng Bible Project. Scholarly, but at the same time, sobrang daling sundan habang nagda-drive, habang naguhugas. So nagagawa ko siya. So it's really helpful, kaya siya rin yung gagamitin ko. So last time, the first core idea na pinag-usapan natin is that the Bible is both human and divine. And we realized, hinighlight ko is that merong imbalance ano, sa laging aaminin to ng kahit sinong Kristiyano. No? Sulat siya ng tao, pero galing siya sa Diyos. Ano? Pero kapag inintindi mo talaga kung paano in-explain ng most Christians is that binabrush away nila tong part na to ng pagiging human ng Biblia, kasi merong apprehension, merong kaba ano, na baka sabihin na ay hindi to reliable dahil sulat lang siya ng tao. So ang lagi na highlight is yung divine nature, no? But we stressed last time that the Bible is both human and divine, no? Kahit na sa Western Christian traditions, they chose to emphasize the divine nature and origins of the Bible at the expense of its human nature, origins, and history. And we emphasized in last time that God's work in the world by His Spirit is almost through humans. Ano? Sabi ko nga, kung babasahin mo yung Biblia, palaging kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao. The words of the human authors of scriptures, Scripture are more than just incidental, no? They are the way God communicates. Hindi nagkataon na hindi na parang jahe naman, kailangan kong kausapin yung mga Israelita eh. So jahe, wala akong magawa, kailangan kong gamitin si Moses para magsulat. Kailangan kong gamitin ang mga prophets para mag-communicate, as if parang frustrated pa si God. No, in fact, yun ang tamang way ni Lord. Yun ang the very way that God communicates to us, no? Through Moses, through the prophets, through the New Testament authors, no? So the biblical authors saw themselves as writing the words that carried God's divine authority, and Jesus saw the scriptures this way too. So ang dapat nating tingnan, mga kapatid, is hindi siya dichotomized, ano, na parang nagkataon lang na ang sa Diyos galing ang mga katotohanan na to, tapos nagkataon lang na ang mga tao ang kailangan magsulat. No, it is God's intention to use the human authors, yung context nila, yung history nila, yung situation nila, yung intentions nila sa pagsusulat, ginamit yun ng Diyos. So mahalaga na lagi natin yung tandaan so that we can fully appreciate yung pagsulat niya. So here we go sa pangalawang core idea. Core idea 2 is that the Bible is unified literature. Ang Biblia o ang mga libro sa Biblia ay may iisang kwento. Meron silang pagkakasundo-sundo. Meron silang unity. No? The Bible is unified literature. So, core idea 2. From the Bible is both human and divine, ngayon, the Bible is unified literature. At sabi ko nga kay Kiv kanina sa group chat, sa equipping sessions, ano, may overlap ito. Ano, may overlap siya kasi pag-uusapan natin somehow yung human aspect pa ng Biblia. No? Kung paano siya na-form. So, itong ibig sabihin ng the Bible as a unified literature. Sabi sa Bible Project, this means that although the Bible has many authors, literary styles, and themes, huwag natin yung kalimutan. Actually, hindi na siya hina-highlight sa series na to. Pero pinaka-basic dapat yun. Hindi na dapat yun. Kumbaga, hindi na siya dapat ilalagay dito sa core ideas. No? Assumed na yun. At obvious na yun. Alam mo na dapat yun once you pick up the Bible. That it has many authors. It has many literary styles, no? Iba-iba, may poem, may song, may narrative, may prophecy, merong apocalyptic literature tulad ng Revelation, ano? And maraming tema. But kahit diverse yan ng content at ng construction, it tells one story, no? At yung one story na yan, you can explain it in many ways,
Pero in general, ganito siya sinasabi. One story about God's plan to rescue humanity and make them His partners in ruling the world. Nasa Genesis, first page yan ng Genesis at last pages ng first pages ng Genesis hanggang sa last pages ng Revelation, mababasa mo yan. No? It's about God's plan to rescue humanity and make them His partners in ruling the world. In fact, ito pa nga ang nauune. God wanted human beings to be His partners in ruling the world. Kaya lang, nagkasala. So, there has to be a redemption, no? May rescuing project. So, it tells of one story. And in general, ito yun. So, from Genesis to Revelation, ang daming authors, ang daming literary styles, ang daming tema, ang daming pangyayari, and it spans ang story alone, yung timeline niya, mga 3,000 years, ano? 3,000 years. But, there's one story, you know, that it is telling. And then, kung intindihin natin yung Biblia, the Bible itself features two collections. Sa atin ngayon, no? Yung Biblia na meron ka, nasa labas ato. Yung Biblia na meron ka, ang hirap i-imagine ng mga kinikwento natin ngayon dahil it's just one book, di ba? One book lang siya eh. And then, front cover, back cover, then pages of the Bible. So, meron talagang tendency na titignan natin siya sa parang walang diversity. Pero if you really understand it, if you really try to read it seriously, you know na maraming authors, maraming literary styles, and maraming themes. But at the same time, it tells about one story. And then, meron siyang dalawang collection, no? Yung Hebrew Bible, or yung tinatawag natin ng Old Testament. Kaya natin siya laging in-emphasize na that's the Hebrew Bible. Kasi there's a time, even sa mga Christians, na ito lang yung Bible nila, yung Old Testament. Ano? And then, yung New Testament, sa panahon natin ngayon. Ano? Each with their own unifying characteristics. No? So, meron silang kasi dalawang collection yan. Ano? So, meron sila, kanya-kanya meron silang unifying characteristics. Kaya lang, kahit na may kanya-kanya silang unifying characteristics, meron pa rin grand, bigger story na bumubuo sa kanila. No? Under the banner of one governing narrative that spans both collections. Alam niyo po yung anthology? Nahirapan ako maghanap ng Tagalog ng anthology. Pero isipin niyo na lang ganito. Christmas songs in one album. No? Lagi yan, di ba? Sa isang album ng isang Christmas songs, no? Andiyan yung mga kanta ni Mariah Carey, ni sino pa ba mga lagi na kanta ni Taylor Swift na Pampasko, kanta ni pinaka-popular. Ano ba 'yun? Pinoy si ano? Jose Marichan, no? Meron kang siguro sa bahay ng isang bawat bahay ng Pilipino, meron isang CD or cassette or meron pa ba USB na meron mga songs na mula sa iba't ibang artists, mula sa iba't ibang lugar at iba-iba yung genre, iba-ibang style, pero isa lang yung tema, no? It's about Christmas. So that's kind of a unifying theme na isang anthology, or think of it this way, kanina may shinare si LJ, National Museum. Minsan yung mga museum, or madalas yung mga museum, meron silang tema sa display nila, no? For example, magdi-display ang museum ngayon ng mga artifacts or mga findings or mga bagay mula sa 1800s. No? So, ayan. The unifying theme is that merong mga bagay na makikita mo ay from the 1800s ng Philippine history. At hindi yung pare-pareho. No? Merong mga gamit sa bahay, merong mga gamit sa giyera, may mga sulat, may mga libro. So iba-iba siya, no? Pero meron silang unifying theme. Those are from 1800. So ganun ang Biblia. But at the same time, may kaibahan pa rin ng konti, no? May kaibahan pa rin ng konti kasi ang unifying theme, anthology, parang meron lang silang common denominator. But most of the time, hindi sila connected.
Tama? For example, may ang sinasabi kong Christmas album na nandoon si Jose Marichan, si Mariah Carey, si Taylor Swift, ano. So they're not really connected, no. Of course, could be magkakilala personally si Taylor Swift saka si Mariah Carey, pero yung mga songs nila walang, kumbaga hindi sila, hindi tinignan ni Taylor Swift. Ano nga ba yung kanta ni Mariah Carey? Ano ba sinasabi niya dito na pwede kong susugan? No, malabo yata na nangyaring gano'n. So, walang connection yung mga songs nila. It's just that, pareho silang pampaskong mga kanta. So, the Bible is not like that. Ano? Meron siyang pagkaka-connect-connect. So, let's look at the Hebrew scriptures first. Tignan muna natin yung Old Testament, no? Pag sinabing Hebrew Bible o Hebrew Scriptures, that's the Old Testament, no? Tignan muna po natin kung paano ba ito nagkakaisa ang Old Testament. Now, many styles telling one story. Because the literary styles within the Bible are so diverse, no? So diverse. Genesis to Deuteronomy pa lang, first five books of the Bible, ang dami na niyang iba. Actually, Genesis chapter 1 and chapter 2, ang dami na niyang magkakaiba-ibang literary styles. No? So the Bible has literary styles that is so diverse. At the more we understand both the organization and the origins of the Bible, yung pinanggalingan at kung paano siya pinorma, paano siya ginather, paano siya pinagsama-sama, no? The more we can truly grasp the unified nature of the Bible's storyline. Now, the Bible is more than a collection of literary works unified by their inclusion in the same volume or anthology. Parang sinasabi ko nga kanina, no? Pang Pasko na album, no? But it's more than just that. Because it's one story composed of interwoven narrative threads. No? Yung kwento na nagko-connect-connect. Mga libro na pinagsama-sama, hindi lang dahil sa they talk about martial law, hindi lang dahil they talk about the Philippines or mga librong pinagsama-sama mo sa isang corner ng library dahil lang they talk about the general topic of science or natural sciences, no? But because the authors, no, and their writings have some connections, no, and they're interwoven, sabi dyan sa Bible Project. Now, bago natin, may illustration ako dyan mamaya, pero bago natin tingnan niya. The Hebrew Bible, no, yung Old Testament, is a collection of scrolls. Collection of scrolls, no? Kasi wala namang, hindi namang ganito itsura ng mga writings nila noon, eh. Ganito, no? Scrolls yan, no? Mga naka-rolyo, no? Na mga writings, ano? Mga instrument of writings nila. Andyan yung papyrus, pero even earlier, no? Before pa ng papyrus, ano? In fact, interesting trivia, yung mga Israelita noon sa, hindi pa sila Israel, yung mga Hebrews noon sa Egypt, ano? Ano sila, minority group sila, eh. And of course, eventually, naging marami sila, pero they were slaves, di ba? So, and hindi sila ganun ka-advance sa writings at technology ng writings kasi hindi naman sila yung nasa upper class ng society ng Egypt. Pero, alam niyo yung mga pots, mga lagayan ng tubig o kaya lagayan ng halaman, madalas yung mabasag, di ba? So kapag nabasag yun, may mga pira-piraso. Yung mga Hebrews, ginagamit nila yun sa pagsusulat. To write notes or gamitin nilang letter, ano, may mga letter sa sulat nila or meron pa nga isang collection ng mga ganun na meron nakasulat doon na pwede mo ba akong tulungan kasi mayroong isang captain ng mga sundalo na kinuha yung hayop ko tapos hindi na binalik, no? So nakasulat lang sa isang pirasong broken pot, ano? So ganun lang ang mga sulat-sulat nila noon. But eventually, naging collection siya ng scrolls, ano?
More than 1,000 years in the making yung Old Testament mula sa panahon ni Moses. In fact, even way earlier sa panahon ni Moses. Kasi yung mga sulat ni Moses, yung mga characters na kinento niya like sila Abraham, they're way older than him, di ba? Ibig sabihin, yung source niya na kwento hanggang sa nakarating sa kanya are way older than him, di ba? So, 1,000 years in the making, bringing together literature from many periods of ancient Israelite history and culture, or ancient Near East, or ancient Mesopotamia area, no? At the scrolls include what Jews call the Tanakh. Say it with me, Tanakh. Kahit hindi ko kayo marinig. At yung Tanakh, ang ibig sabihin lang naman is yung tatlong consonants dyan, yung T, N, tsaka K, which stands for Torah, Genesis to Deuteronomy, yung first five books of the Bible. Nevi'im, yung N, Nevi'im, as yan yung mga prophets, ano? And then yung K, Torah means instruction, Nevi'im means yung mga prophets, then yung K is yung writings, Ketuvim. So, the rest of the Old Testament na hindi nagpo-fall under the category of Torah and yung prophets, andyan yung Ketuvim. At isa dyan yung collection ng mga Psalms. No? Ketuvim. So, Tanakh, yan yung Old Testament. Yan yung Hebrew scriptures. So, it's a collection of scrolls. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi siya ganito sa kanila. Hindi siya isang libro, no? Marami siya, collection siya, no? It's like a library, pero hindi siya library dahil pag sinabi natin library, nandiyan sila lahat sa isang corner ng bahay mo o isang room ng eskwelahan, ano? Kundi some other collections na sa ibang bahay, sa ibang mga tao, no? So there's a certain point na kalat-kalat siya, no? So at hindi lahat may kopya ng ilang parts, no? So ganun siya, no? Ang daming pangyayari hanggang sa eventually, after na exile, nagbalik sila. Mga 500 years to 300 years BC, no? Nagkaroon ng talagang final collection na ito yung Torah. Na ito na yung Tanakh. Ano? So, ganun siya. So, tingnan niyo yung picture na yan. No? Ang daming pangyayari, di ba? Mula yan sa video ng Bible Project. Poster nila to. So ito yung Torah sa hindi na ko yung ano ko. Yan. Then yung Nevi'im, yung nasa gitna. Then yung Ketuvim sa last, no. So nandiyan yung mga content ng mga Old Testament na yan, ano. So ganyan yung itsura ng final collection na meron sila. So that's many styles telling one story. And then let's go over to the fact that the Bible is a community of authors, or specifically yung Old Testament, ano? It's a community of authors, no? Hindi lang iisa. And at the same time, hindi lang yan si Moses. Kunyari, pag sinabi natin Genesis to Deuteronomy, ang lagi nating sinasabi is that si Moses ang nagsulat yan. Well, tama naman. Pero si Moses lang ba ang nagsulat? No, I mean, si Moses lang ba ang may kagagawan ng lahat ng yan? For example, ang naging ano ko dyan last time, ang naging illustration ko nung nag-tease ako about this topic last 2 Fridays ago. For example, ang isa sa mga pinaka-popular na Christian books this day is yung purpose-driven life, ano? Nagkaroon na siya ng maraming forms, maraming offshoots, ano? Purpose-driven life, nung sinulat niya ni Rick Warren, mag-isa lang ba siya? And then, nung nakita mo na siya sa bookstore, sa national bookstore, si Rick Warren lang ba lahat may gawa nun? Hanggang sa makarating siya, pumunta siya ng national bookstore, tapos nilagay niya, ito ang aking binibentang libro. Ako gumawa ng lahat ng yan. Ako nagsulat, ako nag-compile, ako nag-edit, nag-proofread, no? Ano, so hindi ganoon, 'di ba? So it's a community of people around Rick Warren na gumawa niyan ng libro na 'yan. So it the same way ganoon din sa Bible, ano. The writers of the Hebrew Bible weren't just the named leaders we usually think of.
Sino ba yung mga sinasabi nating authors ng Bible? Si Moses, si Isaiah, dahil nakapangalan sila, ano? But there are other people unnamed na nandoon helping, helpful, contributed sa writings ng Biblia. No? Even yung mga students nila, Moses, like si Joshua, students nila Isaiah. No? The disciples and students of these leaders continued to work on unifying God's word to his people. Mamaya magbibigay ako ng ilang example, pero mula mismo sa Bible. Ano? The New Testament writers were people, no, formed by the same culture. No? Ganun din, no? Yung Old Testament kanina, ito rin, yung New Testament, ganun din sila. Mamaya, explain pa natin yung New Testament. Pero dito, we just want to highlight na yung Old Testament at New Testament writers, medyo may kapareho sila, no? Of the same culture, no? They had studied the Hebrew Bible from childhood. So while the style of the New Testament writing is different, it all riffs on the same themes as the Hebrew Bible. Ano? So meron silang unifying theme, but at the same time, there's also a community of authors working hard para mailabas ang mga libro ng Bible, Genesis to Revelation, na unified siya. No? Meron siyang iisang sinasabi. So we might think of the Bible as this. Ano ba to? Ano ba nakikita niyo sa picture? It's a nursery. No? At ano nakikita niyo sa nursery ng mga plants? May mga kanya-kanya silang mga pots or mga disposable na pots kasi binibenta yan. Mga plastic. Tapos, pwedeng sa side na to, iba siyang klase ng mga halaman. Pwedeng ito, ibang klase din siya ng mga halaman. Lalong-lalo na to, ibang klase din siya ng mga halaman. So, di ba, diverse literary styles ang Biblia. Pwedeng isipin na ganito, ang Old Testament. Kaya lang, kung titignan mo, nakaseparate silang mga pots, tapos kinategorize lang sila according sa kung anumang klase silang halaman. Nasa iisang greenhouse sila or nursery area, pero they're not even connected to each other. They're separate pots, ano? Nakakategorize, pinagsama, pero walang connection, no? Ayan, no? Nakapot sila. That's not what the Old Testament is. Ang Old Testament daw ganito. Ano yan? Mga puno sa Frozen na movie. Hindi, joke. Habang kumakanta si Elsa, ay si Anna na dyan. O kaya si Kristoff ng Lost in the Woods. Ganyan yung mga puno sa Frozen na movie. Pero yung puno na yan, singular puno, that tree, ito, is an aspen tree. Kung alam ko lang dati yung aspen, yung brand ng notebook nung elementary hanggang high school, tsaka yung mga papel. Ano? Pero ang makikita mong logo lang ng aspen at hindi iba pa yung itsura. Pero this one is an aspen. I think specific na species nitong aspen tree is quaken aspen tree. It's one organism. Yung nakikita niyo yung mga parang maraming puno, it's basically just one organism. Kasi ang aspen tree, na could live up to thousands of years, meron siyang ball of root or root ball na sa ilalim ng lupa na isa lang yan. Siguro yung sabihin natin pinaka-original, kunyari, itong nituro kong puno, yung original niya and the oldest na tree. Tapos sa ilalim niyan, magde-develop yan ng mga roots hanggang sa may tutubo dito, hanggang sa may tutubo dyan, o kahit yung mga seeds niya na kakalat din at magtutubo, magkoconnect-connect din yung mga roots. And then, while tumutubo to yung old, yung original na shoot niya, at magpuproduce ng marami pang mga identical na mga puno, minsan nga, sobrang identical, ano, pero hindi necessarily, kundi may mga younger na mga trees, ano, na at
hindi trees kasi isa nga lang siya. Younger na tree, ano? Maapektuhan ng pag ng growth nitong older aspen yung mga younger, at the same way yung mga younger na mga growth na aspen maapektuhan niya rin yung older kasi isang puno lang sila. Now, that it's just one ball, giant ball of system of roots sa ilalim niyan. And there's basically they're basically one organism, no? In fact, may meron ako na po na video na ang question is saan mo daw mahanap yung pinakamalaking organism sa buong mundo? At mahanap mo daw yun sa yuta. At hindi siya hayop kundi puno. Ang aspen tree na nasa yuta, no? Sobrang lawak siya na parang akala mo kagubatan ng mga puno, pero isang puno lang siya na ganito. So ganun daw ang Old Testament, ganun siya, no? Meron siyang original puno, yung Genesis to Deuteronomy, and then yung mga nagsasanga-sanga na connected, interwoven sa ilalim, no? Na na-develop by meditating sa original na first five books of the Bible. Ganun siya, no? They're connected, so connected sa totoo lang, ano? Na kahit na magkaiba sila ng writing style, yung Psalms tsaka yung Genesis, kahit na magkaiba yung writing style, yung si Job o kaya yung Isaiah, pero nanggaling lahat yan sa Genesis to Deuteronomy na story. And they're one, essentially one giant system, yung Genesis to last book, Malakay, ano? Na may isa lang silang ugat. And the Old Testament is like an aspen tree na ganito. So hindi siya parang ganito na separate, na pinag-collect-collect at inorganize, kundi ganito siya ang kanyang illustration. So that's a community of authors, a community of context and history, and then it tells one story, you know. But at the same time, we don't encounter the Bible, no? The Hebrew Bible, yung Old Testament. We don't encounter the Hebrew Bible in the form of what Moses was writing in the wilderness, or what Isaiah or Jeremiah were originally writing. Yun yung sinasabi ko kanina. Sa tingin mo ba yung word for word na meron ka sa Bible na meron ka ngayon, yan din ba yung pagkakasulat ni Moses actually? Or specifically, ang first na sinulat ni Jeremiah, yun ba yung nasa Bible mo ngayon? What we have is a highly polished, pinaganda, inayos, inedit, interconnected museum exhibit created by a set of hands at the very end of the process. Yung sinasabi ko kanina yung after ng exile, nung kailangan nilang i-form ulit yung identity nila as a nation kasi galing sila sa Babylon, umuwi silang sirang-sira yung Jerusalem, sirang-sira yung Israel, wala nang Israel. So when they got back, they have to find their own identity again as a nation, as God's people. So they have to rely on their story, their history, and their writings. Kaya nila binuo yung Tanakh, yung Torah, Neviim, Ketuvim, no? At kaya nila merong highly polished, interconnected museum exhibit created by a set of hands at the very end of the process, which created a polish or a glaze over the whole thing to make it unified, no? So it helps to think of these editors are also filled with the Spirit. Dinanong ko ang isang biblical scholar na Pinoy, si Dr. Edgar Ebohon. Although hindi niya nasagot directly, pero I guess I understand what he meant. Kasi ang tanong ko is, ang mga inspired lang ba or filled with the Spirit ay sila Moses or pati yung mga kasamahan nila sa pag-publish at pagsulat? So sabi sa Bible Project, it helps to think of these editors as also filled with the Spirit. Siyempre, ginamit sila ng Diyos eh, para mabuo yung mga books sa Bible. So, it helps na kasama sila sa inspired
no, nung sinabi ni Paul na all scripture is God breathed or inspired by God. So it's not just the original authors, yung mga nakapangalan, sila Moses, no? Sila Isaiah, sila Jeremiah, but it's the authors and editors that shape the story later too. No, kasi hindi naman yan kung paano hawak mo yan, hindi naman yan kung paano meron tayong ganito, hindi naman ganito yung original form eh. There has been a lot of, had been a lot of editing, pre-formation, post-formation, medyo sobrang clear siya sa akin, someone na nagtrabaho sa publications, sa OMF, kung saan kami mismo gumagawa ng mga libro from concept hanggang sa hahanap kami ng author na magsusulat nun. Then, susulat yung author about the concept, ibibigay niya yung first draft, tatanggapin ko na marketing, sasabihin ko, parang ito nga yun, ibibigay ko sa editor, o kaya yung editor ang una makakatanggap, ibibigay sa akin kung anong input ko, magbibigay kami ng suggestions, babalik na naman sa author, babaguhin na naman niya, o kaya yung mismong editor, magbabago ng mga wordings. Same as kapag gumagawa kayo ng thesis, di ba, Jay? Babalik-balik siya hanggang sa mabuo yung ganun. Kaya lang, napaka-isilang na panahon. Itong writing ng Old Testament, napakatagal. 1,000, over 1,000 years na range ng pagbabago, shaping the story later too, that are part of the spirit-filled community that wrote the Bible. Okay. So some examples, no, or some clues na ganito ang nangyayari. From the Bible itself, baka sabihin ng iba, ay si Kit sinisiraan ang Biblia, para bang may mga editors, para bang hindi sapat yung sinulat ni Moses, para bang hindi sapat yung sinulat ni Moses sa taas ng Mount Sinai, no? Para hindi sapat yung sinulat ni Jeremiah, first edition. Hindi ba sapat 'yon? Ayun natin sa Deuteronomy chapter 34, ano? Si-share ko lang ang aking e-sword. Deuteronomy chapter 34, no? Ang Deuteronomy again ay nasa dulo ng first five books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. No. O sige, sabihin na lang sa Genesis na lang, wala pa naman dyan si Moses eh, pero siya nagsulat. Pero kinailangan niya yung ibang mga sources to know kung ano yung susulat siya sa Genesis. Doon pa lang may clue na tayo na hindi lang si Moses ang original. May mga original writings and sources, oral tradition na kailangan i-compile ni Moses at nag-compile pa noon bago makarating kay Moses. Pero tingnan natin itong Deuteronomy. So Deuteronomy, sa last book ng Torah, ng first five books of the Bible, at sa last chapter, sa chapter 34, sabi dito, "Then Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, to the top of Pisgah, which is opposite Jericho." So ito na yung medyo dulo na ng buhay ni Moses. So, verse 5, sabi dyan, "So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord." So namatay si Moses. Eh, si Moses yung author ng Deuteronomy, ah. So, paano niya sulat tong last chapter? O yung last chapter nga lang ba? No, sabi dyan, inilibing siya. So, tingin mo ba, pag namatay ako, susulat ako ng biography ko, ako rin ang susulat sa ending? Parang namatay si Kit at nabuhay ako muli para isulat tong last chapter para sa inyo. Hindi, di ba? Someone wrote this. Someone close to Moses and his team of leaders, probably Joshua, no? Or ganun din si Joshua, he also has his team, no? Kinikwento dyan eh, Moses the servant. Sa tingin mo ba, si Moses ay parang prinedict na niya, sige nga, kasi malapit na ako mamamatay, magpipretend na lang ako at ipipredict ko kung anong mangyayari sa kamatayan ko para kahit paano maisama ko sa last chapter ng Deuteronomy bago ako mamatay. No, that's silly, di ba? "Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab according to the word of the Lord. And he buried him in the valley in the land of Moab opposite but no one knows the place of his burial to this day." And then, ang dami pang kwento dyan. Moses was 20 years old when he died.
Then Joshua the son of Nun was filled with spirit, for Moses had laid hands on him. So the people of Israel obeyed him. Paano nalaman ni Moses yan? Nasumunod din yung mga tao kay Joshua kung patay na si Moses. Ano? So someone wrote this appendix ng Deuteronomy. No? Of course, si Moses ang author. Pero there are other contributions. No? Of course, si Moses ang original edition ng Genesis to Deuteronomy. Pero these are add-ons. May mga dinagdag ang ibang mga kasamahan nila. No, these in fact, you can find other parts pa nga, yung kinetwento ko nga, yung sinasabi pa doon na si Moses ang pinaka-humble sa lahat ng mga tao. Sa tingin si Moses ba nagsulat? Si Moses kaya nagsulat ng si Moses ang pinaka-humble? Susulat ako ng biography, tapos sasabihin ko si Kit ang pinaka-gwapo sa lahat ng lupa. And do you think it's not silly? Ano? Someone wrote it for me. No, sana. Hindi, joke lang. So, kay Moses, no? Someone wrote it for Moses, ano? Na si Moses ang pinaka-humble sa lahat. Ano? So that's one of the example. The other example is yung Jeremiah 36 and then 51, 56 and 52. Natingnan natin yung Jeremiah. Jeremiah, lagi nating sinasabi at paniniwalaan ng simbahan na si Jeremiah ang sumulat ng Jeremiah. Pero sa maraming pagkakataon, sinasabi ni Jeremiah, "Hoy, Baruch, hoy, ganito, isulat mo to." No? Si Jeremiah ay nagpapasulat din ng kanyang mga kasamahan. Pero sa 36, sinabi dyan, sinunog ang original writings ni Jeremiah. Mababasa natin dito sa chapter 36. May mga nauna ng writings si Jeremiah. Sinunog ng hari. Sabi dyan, sa verse 27, "Now, after the king had burned the scroll with the words that Baruch wrote at Jeremiah's dictation." So, even yung original, yung mga nauna pang writings ni Jeremiah, may ibang nagsulat, no? Si Baruch. At sinunog yun. And then, sabi dito, "The word of the Lord came to Jeremiah." So, nangusap ang Diyos kay Jeremiah dahil sinunog ang mga nauna niyang writings. Sabi ng Diyos, "Take another scroll and write it. Jeremiah, kuha ka ng bagong mga papel. Tapos isulat mo nga to, all the former words." Yung mga nauna mong mga sulat, isulat mo ulit. No? Sinunog na, pero sulat mo ulit. Huwag na natin pag-usapan kung word for word ba talaga maaalala ulit ni Jeremiah lahat ng sinulat niya, no? So, ayan. Inutusan ng Diyos si Jeremiah na magsulat ulit. Sabi dyan, sa last verse 32, sinunod ni Jeremiah si Lord, pero ito yung ginawa niya. "Then Jeremiah took another scroll and gave it to Baruch the scribe, the son of Neriah, who wrote on it at the dictation of Jeremiah all the words of the scroll." So, there are other people helping. There are other people helping Jeremiah. At hindi lang dyan. Sa mismong second to the last chapter ng Jeremiah, may isa pang nagsulat din. Nakasamahan din ni Jeremiah. No? Dito sabi niya, Jeremiah said to Seraiah, may isa na naman siyang inutusan, "When you come to Babylon, see that you read all these words." Ano? When you, pinapabasa niya lang. Pero pagdating sa verse 64, sabi dyan, "Thus far are the words of Jeremiah." So, second to the last chapter pa lang, sinasabi na ng sumulat nitong part na to, na hanggang dito na lang yung sinabi ni Jeremiah. Pero may isa pang chapter. So, kung si Jeremiah lang ang author, eh dapat dito pa lang, tapos na. No? Kaya lang, malinaw nga na hindi nga lang si Jeremiah nagsusulat. So, anything can be added dun sa mga sinabi ni Jeremiah. And obviously, itong chapter 52 ay added niya at hindi si Jeremiah na to. Kasi nga, 51 pa lang, may clue na tayo na "thus far are the words of Jeremiah." Hanggang dito na lang ang mga words ni Jeremiah. And sa verse chapter 52, ang daming nangyari pa dito, ang daming kwento.
actually, it's a whole collection of happenings, of narratives. Pero hindi na si Jeremiah nagsalita dyan. Pero nasa scroll of Jeremiah siya. No? So, it's not only the name Jeremiah, ang author ng Jeremiah. Ang dami nila. Pero syempre, si Jeremiah yung pinaka-main author. No? So, second example yan. You can find, isa sa mga pinaka-obvious na example. Ito na, yung Psalms. Yung Psalms mismo. Yung Psalms mismo, ang daming pangyayari dyan. Ano? At balik na tayo sa aking screen. Sabi ng isang babaeng biblical scholar na ng Psalms, at hindi siyang nag-iisang babaeng scholar lang na nag-aaral ng Psalms. And I find it interesting na maraming babaeng scholars na nag-aaral sa Psalms. Sabi ni Nancy DeClass Walford, clues about the ordering of the Psalms are evident throughout the Psalter in what may be called footprints left by the community of faith that shaped the book of Psalms into the form in which we now have it preserved in the Old Testament. No? Ang Psalms na meron ka ngayon is not actually how it is originally written. No? May mga binago dyan para mag-fit in sa formation ng kabuuan ng Psalms na kapag tinitignan mo, madi-divide mo yung Psalms into limang parts, five parts of Psalms. Ano? So may mga inedit dyan to fit in, may mga binago. No? In fact, we can't really know for sure yung original context ng mga Psalms and we can't really know for sure kung si David talagang nagsulat ng mga yan. That has a lot of evidences, no? So so even yung Psalms is not what it seems na parang isa lang sumulat ng lahat at yung kung paano sinulat ng original author, yan na din yan ang nasa Psalms. So, there has a lot of transformation na nangyari dyan. Translation, editing, redacting, and para ma-fit yung purpose ng Psalms na meron siya sa bagong mga tao na umuwi mula sa exile, 500 to 300 BC. So, kung meron pa yung question about that, just ask, ano, kasi hindi siya masyadong nadi-discuss sa mga simbahan. No, we just take it as Psalms. Ano? Sinulat ni David, kaya puring-puri tayo kay David kasi galing mag-compose 150 na Psalms, puro kay David. Pero it's not really, hindi talaga siya ganun. So, our understanding of divine inspiration, ayan na, yung sinasabi kong connection, Kiv, sa last na usapan. Our understanding of divine inspiration or God's word must be defined by the way it's talked about in the Bible itself. No, hindi siya na parang nagsalita ang Diyos. Lord, teka lang ah, si Jeremiah. Kunyari ako si Jeremiah. Lord, teka lang ah, hindi ko pa tapos yung last sentence na sinabi mo. Na parang nagsasalita ang Diyos, sinusulat ni Jeremiah. Tapos after that, yun na yun, nireproduce, pinotocopy. Tapos yun na yung kopya. No? So, it was authored by a community of scribes and prophets who saw themselves as part of the ongoing effort to compile God's words to His people. So, hindi lang si Moses, si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, si David ang mga authors. Even the people behind them, their teams, the people na nag-continue on na magsulat at na mag-form ng Old Testament hanggang sa makarating ito sa ating mga kamay. They are a community of authors. And dapat kapag sinabi natin God's word, i-take into consideration natin yung mga taong lahat ng yan na ginamit ng Diyos. So, ang storyline ng Hebrew Bible, yung Old Testament, is ganito. No? The themes presented in the earliest chapter. Paano natin masabi na ang dami-dami niyan, bakit siya masasabi na unified? No? Bakit siya masasabi na may unity sila? Iba-ibang panahon. No? Well, sa formation pa lang, we know na super intentional yung mga authors. No? They kailangan, kung kailangan lang baguhin, kung kailangan lang bawasan at dagdagan, to fit their purpose, gagawin nila. At nakita naman natin sa Bible mismo, kanina, dinagdagan ng iba. Dinagdagan yung sulat ni Moses, dinagdagan yung sulat ni Jeremiah. So,
ikakatakot ba natin yung naaminin kung sa Bible mismo sinasabi yan, di ba? And it has really nothing to do with God being, with the Bible being inspired, kung yun talaga ang paraan ng Diyos para ipaabot sa atin yung kanyang salita. So, again, sa formation pa lang, may unity na, and then even yung mismong content, ano, the themes presented in the earliest chapters of Genesis, especially yung Genesis chapter 1, 2, 3, hanggang sa 11, no? The themes presented in the earliest chapters of Genesis set the pace for the rest of the Old Testament collection. Totoo yan. Hanggang sa katapusan ng Old Testament, na hanggang nga sa New Testament, babalik at babalik sila sa first chapters ng Genesis, yung mga themes. Lalabas at lalabas yan pag magiging intentional ka lang. Every story after the opening narratives riffs on the same themes, repeating them and adapting them to make different points, no? For example, yung kahapon sa Bible study natin, sinabi ko, di ba, yung test, pinanood natin yung video ng Bible Project. Uulit-ulit yung tema ng testing, ano? So, sa yung testing na makikita mo sa panahon ni Adam tsaka ni Eve. At marami pang mga tema like sin, like yung God's image, like yung creation, na uulit-ulit siya. So, ang tingin ko sa Old Testament para siyang ganito. Nakikita niyo po yung swirl na yan, yung ganyan-ganyan, nagsispiral. Kasi aabante yung kwento, babalik, kukuha ng ilang mga tema, ayusin, babaguhin, i-edit para sa kanyang purpose, tapos aabante siya, tapos babalik na naman siya, kukuha na naman siya ng tema. Minsan babalik pa dun sa original, ganun siya, iikot-ikot. Nakikita mo yan, so many themes na mula sa Genesis, first part ng Genesis, kakalat siya sa buong Old Testament. Themes ng water, themes ng spirit, themes ng testing, themes ng yung sa well, themes ng slavery, themes ng Babylon, at ito pa, mga numbers, 40, 7, yung mga ano pa, mga words, mga lugar, east, no? East, lagi mo maibasin. Pag sinabing east sa Old Testament, meron ka ng clue na something masama or pangit na pangyayari sa east, no? Sa east. So, hanggang ulit-ulit siya. Nananggaling din yun sa mismong story ni Adan tsaka ni Eva, na nung pinalaya sila sa Eden, saan sila napunta? Saan sila lumabas? Sa east. Napapunta sila ng east. At ulit-ulit yan sa buong Old Testament. So, parang ganun siya. Nagsiswirl siya. Nag-spiral siya. The Hebrew Bible traces the story of humanity as God's image-bearing partners who corrupt their true vocation dahil kinain nila yung hindi yung pinagbabawal na pagkain to rule the world with God and share in eternal life. Their corruption results in a kind of decreation to which God responds by raising up a chosen one. Pag-uusapan natin to sa next na core idea, no? Dahil sa failure nila, sa failure ni Israel, palaging may lalabas na tema na merong darating, merong remnant, merong isa, one like Moses na darating na magagawa ang hindi nagawa ni Adan tsaka ni Eva at ng Israel at ng marami pang mga leaders. God responds by raising up a chosen one, the promised seed of Eve who will bring vindication and victory for a restored humanity, but at the cost of his own life. Over and over again, Israel fails in their calling to be that seed which leads to their exile. But just as frequently, God proves his eternal loyalty to his promises and his people. Lagi siya magpapadala after ni Adan tsaka ni Eva, Noah. After ni Noah, Abraham, sa pamilya ni Abraham, nandiyan si Jacob, and then si Joseph, and then after nang kumalat yung pamilya ni si Jacob, lumabas si Moses. After ni Moses, si Joshua. After ni Joshua, yung mga judges, and then yung si David, no, and then yung mga prophets, hanggang sa dumating si Jesus. So that's the storyline ng Old Testament.
Knowing that this is the storyline of the Hebrew Bible can help us to read sympathetically. Yung pag hindi mo masyadong naiintindihan, ang may problema dapat na isipin mo, hindi yung Biblia, kundi ikaw. Kasi may purpose ang Biblia eh. They know what they're saying. So kung hindi natin siya nagigets, kailangan pa natin ng effort, kailangan pa natin magtulungan o ipag-pray at aralin talaga kung ano yung gustong sabihin ng Biblia. Kasi they're not saying meaningless things. No, kailangan maging sympathetic yung pagbabasa natin. Hindi tayo mag-iimbento, hindi natin pupwersahin yung meaning natin, no? I-claim natin kung ano sinasabi based sa kung anong gusto nating mangyari, no? This means to read with an eye toward the author's intended meaning and an awareness that we should be able to identify the threads of this overarching story in every individual story. Now, mamaya, i-flesh out natin yan sa discussion sa dulo kung mayroon kayong question. So, if you're interested to learn more about the formation of the Old Testament, you may watch this Bible Project video in your free time. 12 minutes long lang siya. Mahanap mo siya sa Bible Project website, yung Tanakh or Old Testament. Or meron din yan sa YouTube sa channel ng Bible Project. So, papaliwanag doon yung kung paano siya binuo in the span of thousands of years. Ano? So, napakaraming, 12 minutes lang marami kang matututunan. So, Old Testament pa lang yun. New Testament. Questions so far? Baka meron kayong questions na bago natin iwanan yung Old Testament. Yeah, wala pa naman so far. Pero I'm serious. Marami akong binabanggit na baka ngayon nyo pa lang na narinig dahil hindi siya masyadong dinidiscuss sa mga churches at sa mga libro na popular or common dahil ang hirap aminin na may mga reductions, may mga editings kasi natatakot tayo dahil minsan ang definition natin ng God's word ay dapat walang mga nabago. Eh meron nga, the Bible itself doesn't shy away from explaining it to us kasi hindi siya imperfection. It's actually a feature, a defining feature of the Bible kung paano siya nabuo. So pahalagahan dapat natin yun. Hindi siya dapat natin itago. In fact, dapat nga ikasaya natin yun na God used people who were very intentional in collecting and preserving the message na dapat makarating sa atin sa panahon natin ngayon. No, that's the Old Testament for us. It's an aspen tree, no? One giant organism, no? Nasa na nga yung picture ko. Yan, na it's full of sort of iba-ibang mga puno, pero sa totoo lang, underneath it all is one system of roots of one giant organism, the aspen tree. One creature lang siya. Ano? Hindi siya iba't ibang mga puno, iisang puno lang yan na nagko-connect-connect sila sa ilalim. So that's the Old Testament. Let's go now to the New Testament. Paano natin nasabi na diverse siya and at the same time, may unity sila, unified siya? Well, the process, ano, the fulfillment of the Hebrew Bible, yan ang New Testament. The New Testament is the fulfillment of the Hebrew, ang katuparan ng Old Testament. So the process to compile the writings of the Hebrew Bible spanned more than 1,000 years, no? Yung Old Testament. But the New Testament was written in its entirety in about 50 years by the first generation of Jesus movement leaders. No, kung namas, let's say for example, estimate natin na matay si Jesus Christ ng around 33 AD. So, yung writings ng New Testament from Matthew to Revelation, natapos siya in 50 years. So, around 33 AD plus 50. So, mga nasa around 90 to 100 BC. Meron na tayong complete works of the New Testament. Pero kalat-kalat lang siya. Hindi pa siya pinagsama-sama. So, ganun lang siya kabilis. Whereas yung Old Testament, ang daming pinagdaanan. Yung New Testament, no, saglit lang siya. 50 years lang. Isang henerasyon lang siya. No? So,
the fulfillment of the Hebrew Bible, yung New Testament, because Jesus saw himself as the fulfillment of the Hebrew Scriptures. No, claim niya ni Jesus na siya yung katuparan ng lahat ng sinasabi or ang kabuuan ng sinasabi ng Old Testament. And so, the New Testament writings about him continue the unity of the story that began thousands of years prior. The very first promise sa Genesis chapter 3 about that seed sa woman, itinuloy ng mga New Testament authors. So ang iisang kwento na sinasabi ng Old Testament, tinuloy ulit ng New Testament. So it's one unified story after all, no? Tignan natin yung Luke chapter 24 verses 44 to 45. Sabi ni Jesus Christ nung nag-resurrect siya, hingi siya ng pagkain sa mga disciples niya. Sabi niya, hindi niyo ba nagigets? Sabi niya, no? Na these are my words that I spoke to you while I was still with you. Kung hindi niyo nag-iintindihan, naguguluhan kayo kung bakit ako namatay tapos nabuhay ng muli. Itong tinuturo ko sa inyo, these are my words I spoke to you while I was still with you. Na ano? That everything written about me in the law of Moses, Torah, and the prophets, Nevi'im, and the Psalms, Ketuvim, yung Tanakh, yung Old Testament, ano, must be fulfilled. Ang sinasabi ni Jesus Christ, yung Torah, yung Nevi'im, yung Ketuvim, yung kabuuan ng Tanakh, yung kabuuan ng Old Testament, ano, everything written about me, ito yung nangyayari sa akin. Then he opened their minds to understand the Old Testament, the Scriptures, the Hebrew Bible. So, what Jesus is saying is that ang kabuuan ng kwento sa Biblia nila, Old Testament, siyang tinutukoy at siya ang magtutuloy at siya ang katuparan. And so, yung mga New Testament authors na magsusulat tungkol sa kanya ng Gospels at sila Paul, sila Peter, sila Jude, sila James na magpapaliwanag ng mga turo ni Jesus Christ sa mga simbahan, lahat yun magtutuloy-tuloy mula sa Hebrew Bible. Then sabi ni John sa mga ni Jesus sa mga Pharisees sa John chapter 5:39, sabi niya, "You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me." No, yung scriptures yan, yung Old Testament, they bear witness about me. Now napakadaling ma-misinterpret ito, saying na parang okay, sige, dapat makabasa ko si Jesus Christ sa Genesis chapter 1. Dapat pag binasa ko si Job, makikita ko si Jesus Christ dito. No, hindi naman ganoon necessarily, no. Kundi ang kwento na yan, nagtutuloy-tuloy mula sa Genesis, ang fulfillment niyan si Jesus Christ, no? It all points to Jesus Christ. Kaya nga ang worldview ng core idea ng ang pinaka main philosophy ng The Bible Project is that the Bible is the unified story that leads to Jesus. So the New Covenant storyline. So kung ang storyline ng Old Testament is ganito, ito, the humanity as God's image bearing partners who corrupt their true vocation to rule the world with God and share eternal life, ang storyline naman ng New Covenant or ng New Testament, just as the Hebrew Bible traces a foundational storyline from the creation of the cosmos, Genesis chapter 1, to Israel's exile in Babylon hanggang Malachi, the Gospels and Book of Acts, no, yung John, Matthew, Mark, Luke, John, then New Acts, form a foundational story of the New Testament, no. Kung Old Testament, merong Genesis to Deuteronomy na narrative, and then the rest ay mga commentaries, expositions ng first five books. Ganun doon daw yung New Testament. Meron kang first five books, Matthew, Mark, Luke, John, then Acts, as the foundational story for the New Testament. But unlike the Hebrew Bible, hindi katulad ng Old Testament, yung New Testament tells its foundation story four times. Four times over in the Gospel accounts. Now, sasabihin na ng mga skeptics,
tingnan nyo, hindi magkasundo-sundo si Matthew tsaka si John. Ibang kwento, ibang pagkakasulat ni John, ibang pagkakasulat ni Matthew, ibang pagkakasulat ni Mark, ibang pagkakasulat ni Luke. Now, sa tingin nyo, kung may problema sa pagkakaiba-iba, bakit pinagsama sila ng mga unang Kristiyano? Bakit sa tingin natin yung mga earliest Christians, the very first disciples of Jesus Christ, why do they think it's okay na magkakaiba-iba sila ng mga detalye at pagkakakwento at approach, pero iisa lang yung talaga yung point nila? Why do you think na okay lang sa kanila yun? That they have to write 4 gospel accounts. It's actually ganito. It leaves us, tayong mga nagbabasa, leaving readers with the impression that no single perspective could ever do justice to or exhaust the story of Jesus' life. Now, hindi sapat ang isang kwento lang tungkol kay Jesus. Because Jesus' teachings, Jesus' life and ministry is so rich, it takes 4 gospels to tell about it. Different approaches on Jesus. It tells different from different angles, pero one main point. That Jesus Christ is King. He came to restore the kingdom of God. And everyone who will repent will encounter the forgiveness of this King to redeem the whole creation. Isa lang naman talaga yung punto. Different angles, different perspectives, different authors, Matthew, Mark, Luke, John. But no single perspective could ever do justice to or exhaust the story of Jesus' life. Each of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, closes with a commission to Jesus' followers to continue his ministry to the world. So, same storyline, di ba? Think of this way. Sino ba dito ang pwede kong gawing example? Pinakamabait. Kuya Anton! Huwag naman sana, knock on wood. Hindi, papamahin yun, sorry. Kunyari, pag namatay si Kuya Anton, pinakamabait. Kunyari lang, pag namatay si Kuya Anton, Kuya Anton, pag namatay ka, sa napakaganda ng buhay na ishinare mo sa mga tao na nagmamahal sa'yo. Pag tinanong ko si Ate Sally, Ate Sally, paikwento mo nga sa akin kung ano si Kuya Anton para sa'yo. Perspective ni Ate Sally. Magsusulat si Ate Sally. Tatanungin ko ngayon, si Yuan, yung bunso. Si Yuan, kilalang-kilala si Kuya Anton. Anak siya eh. Pero wala si Yuan sa majority of younger Kuya Anton. Hindi alam ni hindi na encounter ni Yuan si Kuya Anton nung bago pa nag-asawa si Kuya Anton. And even sa first marriage ni Kuya Anton, first years of marriage si Kuya Anton at ni Sally. And even sa first 3 children, no? Kay Gian, kay Jello, kay Marian. Babe, wala pa, di pa sinisilang si Yuan eh. Pero sa tingin mo ba, kilala ni Yuan si Kuya Anton? Of course, anak ni Kuya Anton si Yuan. So, tatanungin ko si Yuan, Yuan, para sa'yo, sino si Kuya Anton? So, magsusulat si Yuan. Tapos, ngayon, ang pinaka naunang kilala talaga ni Kuya Anton sa church na leader ay si Pastor Pong. Pastor Pong, sa simbahan, sa pagkakilala mo kay Kuya Anton, pwede mo ba akong kwentuhan? So, hindi kilala talaga fully ni Pastor Pong sa personal life ni Kuya Anton, si Kuya Anton. Pero the life that he has shared sa church, may pagkakilala si Pastor Pong. Magsusulat si Pastor Pong. Tatanungin ko ngayon, yung isa sa mga classmate o kaibigan ni Kuya Anton, na nakasama si Kuya Anton mula high school or college, hanggang sa nag-asawa si Kuya Anton, nakilala si Kuya Anton, hanggang sa Christian, naging Christian si Kuya Anton. Ikaw kapatid, para sa iyo, sino si Kuya Anton? Sa tingin niyo ba, mga kapatid, lahat ng mga nandito ngayon, will they write the exact story? I mean, the exact details? Pare-pareho? Sa tingin niyo ba, na even sa isa-isang scene ng buhay ni Kuya Anton, for example, sa kasalan ni Ate Sally at ni Kuya Anton,
pare-pareho ng pagkakakwento si Ate Sally, si Yuan, si Pastor Pong at yung kaibigan niya. Pare-pareho sila magkukwento sa kasalan, pero baka iba-iba sila ng perspective. Pero ibang Kuya Anton ba yun? Same Kuya Anton, iba-ibang perspectives, di ba? So, napaka-rich ng buhay ni Kuya Anton that na kahit sinong tanungin mo na malapit sa kanya would tell a different perspective but the same Kuya Anton. The same way na ganun din yung pagkakwento nila kay Jesus Christ. So, enough of that illustration. I guess you get my point. The Book of Acts, no, picks up those calls to action with the work of the early church to carry the message of Jesus. No, si Luke, na siyang sumulat ng Gospel of Luke, nagsulat ulit ng Acts, Book of Acts, at yung dulo ng story ng Gospels, uumpisahan niya ulit. No? Babanggitin niya si Jesus Christ, nag-resurrect, kinausap, tinuruan yung mga disciples, and then magbe-mission na to carry the message of Jesus beyond the boundaries of Israel. After the foundational narrative of the Gospels and Acts, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, the rest of the New Testament, Romans, Corinthians, hanggang Revelations, is a collection of letters and an apocalypse, yung Revelation. No? Ang unique sa kanila, mga kapatid, is this. Unique to the New Testament is the decentralized nature of its writing process. Decentralized siya. It was written collaboratively by people of numerous socio-economic positions living all over the ancient world. Matthew is a tax collector, first disciple. Mark is not one of the first 12. Naging kasama siya ni Peter, naging kasama siya ni Paul. Bata siya sa mga panahon na yan, and then ibang generation siya. Luke is from the second generation of Christians. Somehow may kaya, doctor, magaling sa history, magaling magsulat. No, he also has his own team na nag-research. James is from Jerusalem, the brother of Jesus Christ. No, mahigpit. No, wala siya masyado encounter with the Gentiles, unlike Paul. Pero iba rin ang kanyang reliable, ang kanyang kumbaga credibility, no? Hindi mo masasabing hindi reliable si James. Isa sa mga oldest disciple na bago pa naman tayo, si John, nagsulat ng Revelation, ano? So decentralized siya in a sense na they come from different generations but within 50 years nagsulat sila, no? But at the same time, collaborative effort kasi may mga team sila. Like si Luke, kasama niya si si Paul, kasama niya si Silas, kasama niya si Timothy, no? Minsan ang nagsusulat para kay Luke, babati pa, hoy. Ah, para kay Paul, babati pa. Hoy, si Paul 'to Paul, sulat 'to ni Paul pero pasingit ako. Ako 'to bumabati sa inyo. Alam niyo yung minsan yung alam niyo yung pag Christmas episode ng mga TV Patrol o kaya 24 oras sa dulo ng episode, sa dulo ng balita, merong magpapan to the left or to the right yung camera tapos ipapakita yung mga director, yung mga staff, yung mga cameraman. May bumabati sila. Hi! Kaya ganito sa pamilya ko, pamilya De La Cruz, ganyan-ganyan. Minsan makakabasa ka ng ganun sa dulo ng writings ni Paul. May mga sulat doon. Ako to, si ganito, bumabati sa mga tao dyan. So, there's a team. There's a collaborative effort of people writing yung New Testament. And anong nagkakaisa para sa kanila? It's God's Spirit. Ano? God's Spirit was the central player who brought unity to all parts. So if you want to study more about that in 8 minutes, no, if you're interested to learn more about the formation of the New Testament, you may watch this video. 8 minutes lang siya sa YouTube or sa BibleProject.com, yung New Testament overview naman. You know? The New Testament is a continuation of the biblical story introduced in the Old Testament, telling the story of the long-awaited Messiah, Jesus Christ. So, ano ba yung mga unifying elements? Sinasabi ko kanina sa Old Testament, yung unifying elements niya is that mula Genesis first chapters, no, uulit-ulitin niya yung mga themes, i-repackage, i-retell, i-reuse niya, i-adjust niya yung mga purpose. Minsan, ang writings about the serpent, which is really
sa umpisa pa lang sa Genesis chapter 3, pangit ang character ng serpent, no? Pagdating sa ilang chapters ng Genesis, no? Pagdating sa Exodus, i-repurpose 'yan, gaganda yung role ng serpent. So, gaganon-ganon siya, no? So, the same themes babalik-balik, uulit-ulitin niya. So, it's unified. Ang pinaka-main unifying factor ng Old Testament is that tinawag ang mga tao para maging partner ng Diyos na maghari sa mundo, kaya lang pumalpak siya. Kaya gumawa ang nagpangako ang Diyos, no? Na merong remnant na darating, merong tao na darating, merong Messiah na magtutuloy at mag-fulfill ng role na yan until the world is redeemed. So, ang unifying factor naman dito sa New Testament is first, of course, sabi dito, the major literary elements that bring unity to the New Testament collection, well, the most obvious of which is the centrality of Jesus in each book. Every book in the New Testament describes either the events of Jesus' life, Gospels, and death, or the implications of his life and death for his followers, Acts, and then Romans to Revelations. No, laging si Jesus ang topic. Jesus ang laman. So it's one of the most obvious, no? Central si Jesus Christ sa New Testament. Pangalawa, another key unifier of the New Testament is that each of the authors writes about Jesus from a distinctly Jewish standpoint, no? For example, let me illustrate it this way. Ang isang Pinoy na pupunta sa Canada, no? Will write about Canada from a Filipino perspective. Ang ganda pala dito sa Canada kasi malamig. Oh, bakit nag-highlight mo yan? Kasi mainit sa Pilipinas, no? The Jewish, yung mga disciples si Jesus Christ, no? Nung sinusulat nila New Testament, ang worldview nila, ang mindset nila, ang educational background nila, ang nakasanayan nilang pananaw, ang theology nila is Jewish, Old Testament, Hebrew scripture. So when you read the New Testament, you will see these things. They will be using symbols and themes prevalent throughout the Hebrew Bible. So pag binasa mo yung New Testament, salvation na word, huwag mo agad isipin na ito ay tungkol sa pag namatay ka ay mapupunta ka sa langit. Dahil walang ganong konsepto sa Old Testament. Salvation sa Old Testament ay iba. And most of the time, actually, basic dapat to eh. Most of the time, the New Testament authors write about salvation, they knew that it's the same salvation na sinasabi sa Old Testament. Meron na lang konting development because of Jesus, pero they come from that perspective, from that Jewish standpoint. Jesus is Jewish. Jesus is Hebrew. The first disciples, the first Christians are Hebrew. So, they were writing from the Jewish standpoint. Ito hindi na to Bible Project. This is me. Sa libro ni Richard B. Hayes, Echoes from the Scriptures, Echoes of Scripture and the Gospel, sabi ni Richard B. Hayes sa kanyang libro, even if the gospel writers were questioning and reorganizing their inherited religious categories, yung pananaw nila na Hudyo, no, tinatanong din nila yon kasi syempre may mga maling teachings na yung mga traditions nila, yung mga Pharisees, ano, and reorganizing their inherited religious categories, there is nonetheless a certain obvious sense in which the gospels arose out of the religious and cultural matrix of the Old Testament. In fact, si Jesus Christ is the fulfillment of the Old Testament, di ba? Sabi niya yun, claim niya yun. So, hindi magkaiba. Ano? Jesus and his first followers were Jews whose symbolic world was shaped by Israel's scripture. Their ways of interpreting the world and their hopes for God's saving action were fundamentally conditioned by the biblical stories of God's dealings with the people of Israel. Therefore, it is not surprising that as the earliest Christian communities began to tell and retell stories about Jesus, they interpreted his life, death, and resurrection in relation to those biblical stories.
the text that Christians later came to call the Old Testament. Case in point, Revelation. When you read the Revelation, pag may nakikita kang mga tumilipad, huwag mo isipin mga helicopters yan. Dahil si John ay nag-meditate sa Ezekiel, sa Jeremiah, sa mga prophets, at ang mga nandun ay mga symbols from the Old Testament. Wala pang helicopter sa Old Testament. So do not force our modern understanding sa perspective ni John who had been reflecting sa Old Testament. So, Jewish categories, Jewish worldview, the New Testament is actually written by people who are through and through Jewish people. So pag binasa natin ang New Testament, huwag nating kalimutan na ang mga sumulat niyan ay mga taong educated by Jewish religion. Kasi pinagpapatuloy lamang nila yung kwento ng Old Testament. May mga nabago, may mga new realizations because of Jesus. May mga new explanations of certain things. Pero si Jesus mismo nagsabi, He is the fulfillment of the Old Testament. So, He is a continuation of the story of the Old Testament. Now, these are my personal inputs na dito. Ah. So, personal notes ko na to. So, seminary, like kung na-encounter to, even sa mga churches, naririnig ko to. It has always been said that the Old Testament is the New Testament concealed and the New Testament is the Old Testament revealed. Ina-attribute yan minsan kay Augustine. Parang ibig sabihin lang naman yan is that yung New Testament, para maintindihan mo daw yung Old Testament, kailangan mo yung New Testament. No? Kasi ang New Testament ang magpapaliwanag ng Old Testament. So, you cannot really understand the Old Testament kung didiretso ka lang doon. Wala kang kahit paano idea sa New Testament. Kasi ang New Testament is written for us Christians. Mostly yan yung mga kasunod na mga paliwanag dyan. There are certain truths dito. I think this is true and it can be explained in a better way. Pero minsan kasi naging ganun yung meaning niya na para bang maging relevant lang sa atin yung Old Testament kapag tinignan natin siya sa lens ng New Testament. The New Testament is the Old Testament revealed. So parang yung Old Testament, nagkaroon siya ng relevance lang dahil sa New Testament. So, but as I continue my journey in biblical studies and biblical theology, mostly informal studies and personal study lang talaga, self-study lang, I realized that the Old Testament is the foundation of the New Testament. No, ang New Testament, no, took the New Testament so that it could stand on it. No, hindi makakapagkwento ang New Testament kung walang Old Testament. And therefore, the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. I think it's much accurate ng ganitong paliwanag. Ano? Why? Because kapag tinitignan mo siya ng ganito, mas lalabas yung katotohanan na the Old Testament heavily informed the New Testament authors. No? Paano ko ba siya i-illustrate? Wait lang ah. Nisip ako ng magandang illustration. Heavily informed the New Testament. O, sige, ito na lang. Medyo malayo. Hindi siya ganun kaganda. Pero I think it makikerry niya yung principle. Yung mga songs, music na nabuo after ng World War II is very much informed by the happenings of the World War II. Kaya kapag may mga babasa, may mga mababasa kang mga, ay may mga mapapakinggan mga songs na sobrang ganda, ma-appreciate mo siya, pero mas ma-appreciate mo siya kapag inintindi mo yung relationship niya with the World War II events. May, teka lang. Tingnan ko yung mga, wala naman siguro sa atin ditong, meron. just to bring home the point, no? Alam niyo po yung Asin na band? Yung mga kanta nila na Asin na Masdan mo mga bata. Masto. Ang gaganda ng mga songs ng Asin. Growing up, napapakinggan ko siya. No? Napapakinggan ko yung mga songs ng Asin. Sobrang ganda, sobrang calming, nakaka-Pinoy. Ano? Parang nakaka-touch ng pagiging na Pinoy mo.
Kasi maganda naman talaga siya kahit wala kang context. Pero nung na-realize ko, later on lang, actually last year lang yata, ko siya talaga napag-isipan nung napanood ko yung movie na Liway. Nang, o nga pala, yung setting nga pala ng Asin is martial law. Yung mga songs are formed reflection ng mga panahon ng martial law. So, mas na-appreciate ko yung mga kanta ng mga songs with how I understand the happenings, the events surrounding and in during the martial law era. So, mas ma-appreciate natin yung New Testament kapag naintindihan natin ng Old Testament kasi the Old Testament heavily informed the New Testament authors. And so, they proclaimed Jesus and the kingdom of God in light of their Jewish worldview to their contemporary context. No? Siyempre, yung mga kausap na ng mga disciples at nila Paul, nila Luke, nila John, nila Peter, may mga Gentiles na dyan. May mga tao dyan na bagong Christians na hindi na mga Hudyo. Pero ang pagpapaliwanag nila, yung mga tinuturo nila ay nanggagaling sa kanilang pananaw sa Old Testament na nagkaroon ng katuparan sa New Testament in the person of Jesus as the King of this new Kingdom of God. And in that, with that perspective, this helps me understand how the books from Genesis to Revelation are unified as one big story. Na foundational ang Old Testament, fulfillment ang New Testament. So, questions. That's it. The core idea two, second core idea natin is the Bible is a unified literature. From core idea one, that the Bible is both human and divine. And today, the Bible is unified literature. So, questions, mga kapatid. Baka meron kayong questions. Kung wala, ang bilis, ano? Pwede nyo man ihabol. Pero ako ang magtatanong, how does this lesson affect our ways of reading the Old Testament? How does this lesson affect our ways of reading the New Testament? And how does this lesson affect our ways of reading the Bible as a whole? Thoughts? And prayers. Anyone? Oy, mami, ikaw ba yan? Nag-unmute? Kita. Ano, daddy? Kasi, nung bago akong Christian, parang ang narinig ko or ang sinasabi ng mga tao is, kung magbabasa ka ng Bible, basahin mo yung New Testament. So parang ganun. Which is sa sinabi mo nga kanina, kailangan mo kasing basahin yung New Testament so that maging guided yung pag-intindi mo din sa Old Testament, diba? So pero in somehow parang sa loob mo parang meron kang hindi ko na masyadong papansinin yung Old Testament. Parang ganun. So parang, huwag na masyadong pansinin. Parang hindi na yan. Diyan mo nang minahal yung New Testament. Oo, parang dito tayo sa New Testament. Huwag na natin masyadong pansinin si Old Testament. Hindi na yan applicable sa atin. Parang ano siya. Hindi mo may mga preachings ng mga churches. Puro New Testament. Oo, parang, yes. Tsaka parang wrong interpretation ko siya nung parang minsan pag sinasabi ng mga apostles na, nasa bago na tayo, hindi na dapat ini-impose sa mga Gentiles yung mga tradisyon natin, parang ganun. Parang mo siyang nakoconnect doon na parang, sige, i-brush off mo na nga si Old Testament. So parang, minsan pag binabasa ko siya, parang nabobore ako in a way, minsan, lalo na doon sa mga Leviticus, mga ganyan, mga Numbers, ganun. Although lately, parang nagkakaroon ako ng newfound appreciation sa Old Testament. And, syempre, malaking part ka rin doon kasi nagbi-biblical study ka, biblical theology. And parang nahiya ako sa sarili ko. Kasi, parang wala akong humility to approach the Word of God.
for what it is. So yun lang, parang we're quick to ano to give verses kahit pag nag-share tayo sa ibang tao, parang dami natin, oh, ito, verse 2, ganito, ganyan, related to, ganyan, ganyan. Yung parang alam na natin, no? Parang alam na natin yung Bible, yung mga sinasabi natin. Pero parang ang dami mo palang hindi alam. Sobrang dami mong hindi alam. Kasi isang passage pa lang sa Old Testament or sa any part of the Bible has its backstory na hindi mo na tinatry intindihin. So, yun lang. Parang ang musings ko is ang dami kong I really need to ask God for forgiveness for treating His word like that, na para bang merong bahagi nito na hindi mahalaga. And at the same time, parang ang dami mo palang madidebunk na mga perceptions mo sa salita ng Diyos o sa sinasabi ng Diyos kapag nagkaroon ka ng ganong humility to approach it for what it is. And kaya pala hindi mo siya masasabi na naintindihan mo na ang Bible pag binasa mo siya ng isang beses. And even kahit basahin mo siya ng ilang beses, it's not a guarantee na maiintindihan mo siya o mauunawaan mo siya, lalo na kung hindi mo siya iniintindi sa kung paano siya nabuo at kung paano niya nire-reveal yung mga mensahe ng Panginoon. So yun. Tapos yun, I'd like to know more about yung sinasabi mo, Dad, na kasi ano eh, di ba nasanay tayo sa ano na parang pag Bible, hindi siya pwedeng magkaroon ng error. Yung ganun. So I really want to know, I really want to know more about that, kung paano siya hindi magiging contrast dun sa sinasabi natin na salita ito ng Diyos. Pero I'm getting it because yung emphasis nga dun sa human aspect is kailangan mo siyang maunawaan at kailangan hindi ka, and I thank you for that na reminding me na hindi ka dapat maging parang defensive lawyer ng Bible, no? Na para bang pag may nakita ditong error kailangan mong pasubalian. Hindi naman siguro error, baka hindi error ha, pero I mean kung meron discrepancy or whatever variances or ganyan na hindi mo maipaliwanag at the time na nakita mo yon or sinabi sa iyo yon, magiging defensive ka kasi iisipin mo na pag hindi mo yon nadepensahan, ang ibig sabihin noon ay mali ang paniniwala mo, ang pananampalataya mo. So yon. I'm very interested to know more about that. And I think also you, hindi dahil asawa mo ko. But I thank you for doing this for us. I mean, for studying so much so that you can impart this to us. Malaking bagay na para akong kanina nga, parang nakikinig ako, parang naisip ko, grabe no, parang yung iba mag-a-attend pa ng seminar, mag-aaral pa sa ganitong school para marinig yung ganitong pag-aaral or mabigyan ng ganitong pag-aaral. Pero tayo, parang nabiyayaan tayo ng libreng pag-aaral. So I really hope that more people will take the opportunity na matutong mula dito sa ano natin. And yun nga, siguro yung humility na makinig bago magsalita or yung exegesis versus exegesis, no? Parang ang dami mo nang gustong sabihin about sa salita ng Diyos, pero actually hindi mo siya hinayaan. Oo, hindi mo siya hinayaan magsalita. Yun lang. And there's a tendency for Christians to do that kasi feeling natin mas maalam tayo sa Bible kaysa sa karamihan. So yun. Yun lang. Thanks. So pwede na ako mag-aral ng biblical studies? Joke lang. Basta basta mahahatid si Kara sa school kapag Joke lang, Dad. Enough pa naman so far.
I can sympathize with what Julie is saying. Actually, even as someone na nagfa-facilitate nitong lesson na to, kahit ako, na-overwhelm ako. And it causes me to be humble, really, na no, hindi ko naunawaan tong parts ng scripture. No, I need to study more. I need to rely on God more to speak to me through kung ano talaga yung sinasabi ng Bible. And I realized na ang dami kong kailangang maintindihan sa Old Testament to really value yung mga teachings ni Jesus Christ. So minsan nakakabaliw in a good way. So normalize mabaliw sa Old Testament. Minsan nagsasalita ako mag-isa, you know. So minsan natatawa ako pag may mga na-realize ako mga ganito mga friends. So hindi naman necessarily mabaliw katulad ko, pero I mean magkaroon ka lang ng certain appreciation sa grand narrative ng Old Testament. Yung sinasabi kanina Julie na para mas maintindihan mo yung Testament, kailangan may background ka ng Old Testament, which is true, ano. Pero i-balance natin na bilang Christians, no, what really speaks directly is Jesus Christ, diba? So gospels, that's what the gospels are, ano. So pag binasa mo yung gospels, Matthew, Mark, Luke, John, kahit yun lang, ano, meron ka ng enough na understanding who Jesus is para magkaroon ka ng pananampalataya sa kanya bilang ating hari at i-ask sa kanya ang ating kaligtasan, ano, at malaman ko anong mandate niya sa atin sa mundong ito. Enough na yun, sa totoo lang. Pero we also have to be humble enough to realize na ang daming mga teachings ni Jesus Christ na doesn't make sense to us directly. Na meron siyang background, no? Meron siyang pinanggalingan. So if we are humble enough to realize, to admit na kailangan natin sundin si Jesus Christ, we need to go back sa Old Testament kasi doon siya nanggaling. Doon, yun yung mundo niya eh. That's his, yun yung worldview niya. Yun yung education niya. He was trained that way. So, yun ang categories na meron siya. Yun ang philosophies niya. Yun ang theology niya. Yun ang educational background ni Jesus Christ. So, yeah. Thanks, Julie, sa yung share. So, yeah. Anyone else like to share? Ay, andito pa si Jenny. Hi, so welcome Jenny ay ninang ni Kara na office mate. Hello Jenny. Hello po, good evening. Thank you for being here. Office mate ko din. Office mate, kaibigan, ninang ni Kara at marami pang iba. Yes. So, yeah. Daddy, ang tagal daw, sabi ni Jenny. Joke lang. Ano siya, grabe. Sorry, Jenny. Ganito talaga ako kumag, ano, chocolate. Joke lang. So, yeah, I would like to give some implications dito, ano. Siguro as a whole na rin, ano. Kasi, dinaan naman natin old and new. Pero teaser muna pala. Teaser sa next na, the next core idea is about Jesus. But not all about the word Jesus. Kasi ang ating next core idea is the Bible is a messianic literature. May overlap siya sa mga dinaanan na natin kasi the messianic teaching is what unifies actually the Old and New Testament. Pero mas i-discuss pa natin yung messianic term and worldview niyan sa next na lesson. It all leads to Jesus. So yun yung pinaka-concept niya. Pero isa sa mga implication nito na medyo na banggit din ni Julie. So in general ha, ang implication nito is that ingatan dapat natin maghugot ng mga Bible, no? Na Bible parts, no, to just support anything na maganda naman intention natin, pero we are ripping it off from its context, no. For example, the story of Jacob. So when we oftentimes kapag kinikwento na si Jacob,
ikukwento siya as a standalone story, di ba? Na hindi na nga minsan natitrace yung connection niya kay Abraham dahil lolo naman na niyon, kay Isaac naman na siya na anak, di ba? So, o kaya, pag si Joseph, ang focus lang talaga ay kay Joseph, ano? Hindi na rin babalik minsan kay Abraham, ano? So, tas minsan, ang focus ng kay Joseph is kung paano maging faithful, no? Kung paano magtiwala lang sa Diyos kahit sa lahat ng mga pangyayari. And may some teachings about that dun sa story ni Joseph. Totoo naman na may mahuhugot kang ganong principles. Pero that's not what it's all about, eh. May mga themes na bumabalik-balik, eh. Yung kay Jacob, may mga bumabalik-balik even sa kay Adam tsaka kay Eve. If you really study, may mga umuulit-ulit na mga tema, no? Na yung birthright, yung mandate na magpupursue ka sa mandate ni Lord kay Abraham, no? Yung pagiging anak ni Isaac, no? Tapos yung si Hagar, hindi natin siya masyadong intindihin kasi sa sinasabi natin si Ishmael diyan nang galing yung mga Muslim, ano? So pero may kinalaman 'yan even sa pagiging gracious ni God and even sa pagpunish niya kay sa pagfail ni Abraham sa test for trust to trust God, no, na mag-provide ng son. And then yung word itself na Hagar, no, means foreigner, sojourner. So pag nung dumating na yung Mosaic law sa Moses, whenever mababasa mo yung mga laws na pangalagaan ang mga foreigner among you, you should always remember the story of Hagar, kasi ang word na Hagar means foreigner. So lagi mo sasabihin na pag binasa mo sa law ni Moses, pangalagaan ninyo ang mga Hagar among you. So it all goes back, mabalik-balik siya, eh. Pagdating sa Exodus, pagdating sa Deuteronomy, pagdating sa mga Psalms, sa Prophets, babalik-balik sila, no? In fact, sabi ng mga scholars, yung Psalms, yung five groupings ng Psalms, it's a narrative, no? In a way, nagkukwento siya ng kabuuang development ng buhay ng Israel mula sa puno, no? The tree of life. Kaya nga sa Psalm chapter 1 may mababasa kang puno, di ba? Hanggang sa eschatology, hanggang sa end, no? Sa kaya puro praises ang mababasa mo sa Psalm chapters 145 hanggang Psalm 150. So it's all interwoven, interconnected, and the moment na hindi mo siya nababaliwalain mo siya, no? Para kang humugot ng isang aspen tree mula sa one giant organism. At sabihin mo, ito lang 'yun, no? Na iniwan mo yung kabuuan ng kwento. So, I'm not saying na wala ka nang mahuhugot na truths that you can teach on its own, no? Here and there, like faith, how to live in a how to work for or how to live in a country na hindi maka-Diyos, or how to work in a company na hindi maka-Diyos, yung gano'n. May mga lessons like si Daniel, si Joseph, may mga mapupulot ka ng mga ganyan, di ba? Pero you have to fit them all in sa grand story ng Bible, ng Old Testament, and even kay Jesus Christ. So medyo hindi ako na-impress sa kapag pulot lang tayo ng pulot sa naging gawain ko rin before. If you want to talk about something tas pulot ka lang ng pulot, ang tawag doon is proof texting, no? To support your claims, pupulutin mo yung sinasabi ni John to support what you're saying. Ay, ang pinipaliwanag ko lang naman is si Luke, no? Tapos pupulot ka from kung saan-saan pang parts ng Bible, na baka iba yung sinasabi nila at
kung meron mang pagkakapareho ay nandoon sa grand narrative, which is about yung storyline ng Old Testament at ng New Testament. So baka mag-eisegesis tayo, ano. So you have to respect this formation na obviously purposefully, intentionally ginawa ng mga authors and the editors and yung mga iba pang mga tao na kumilos behind the writings and the preservation and the formation of the Old Testament and the New Testament. You have to respect and their intentions and their content. Intention and their instruction, their construction and their content, their formation and their function and their forms, ano, and kumbaga para mas ma-appreciate mo yung word ni God talaga para sa atin. Kasi hindi imperfection, no, hindi aksidente na may mga ganong diversity sa Bible. In fact, the diversity of the Bible attests that the human beings, the imperfect human beings, were the ones used by God to communicate His love, His word, His thoughts, His will to us. And yung imperfections ng human beings in writing down things are actually the very means by which God intended to communicate to us. So, huwag tayong maging defensive, huwag tayong matakot kapag may nababasa tayong mga differences, like bakit sinasabi sa same way, sa ganito, na si David ang pumatay kay Goliath, pagdating sa ibang version, hindi si David, may ibang pangalan. Huwag tayong matakot kapag may binasa tayo sa Genesis chapter 1, and then the very next chapter, Genesis chapter 2, iba na yung pagkakakwento. Nauna na nabuo ang mga tao bago pa yung mga hayop. So, huwag tayong matakot kasi God used them. Baka lang kasi nasanay tayo sa modern standard natin of what truth is and what reliable is and what accurate means. No, sa modern standards natin, kaya pinipilit natin yung Bible to meet those standards na wala naman silang konsepto noon, and so therefore natatakot tayong unawain yung mga ganong features ng Bible, the human nature of the Bible, no, its formation, the authors, the editors, the redactors, the preserve, nagpe-preserve nito ng Bible up to now, ano. So those things are the very means by which God intended to communicate His word to us, to preserve His word for us, and to finally fulfill His word in us. So yeah, ganun natin siya mas iintindihin sa atin.